ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa pagbagsak ng isang tulay sa Bohol. Apat ang patay na bumagsak ang lumang tulay sa bayan ng Luway sa Bohol. Pahirapan din ang pag-aho ng mga sasakyan na lumubog sa ilog. Nagpa-patrol, Ami Perez. Hey, kuha life jacket! Life jacket! Life jacket, kuha! Rescue! Hoy, tapang! Laking gulat ng mga residente nang biglang bumagsak ang Clarin Bridge sa barangay Poblasyon sa Luay, Bohol, Miyerkules ng hapon. Lumang tulay ito na dinadaanan ng mga tatawid ng Lobok River. Nagsigawan ang mga nahulog sa tulay at lumubog naman ang mga sasakyan. Si Mikay, nakita mismo ang pagbagsak ng tulay kaya tumawag siya sa emergency hotline. Lahat is natataranta, hindi na alam kung sino yung tatawagan din. Yung isipan ko na tumawag ng 911 kasi kasi alam ko naman makakatulong sila agad. They are like calling to all municipality town like asking for help. Sobrang na shock talaga ako at nabalisa talaga sa mga pangyayari. Ibinahagi rin ni Bayan Patroller Joanna Kaintoy ang video ng bumagsak na tulay. Napaiyak siya sa kanyang nakita. Malakas ang pagkabagsak niya. Maraming mga sasakyan na na-stop sa tulay. Hanggang ngayon may mga tao pa sa ilalim ng tubig na hindi pa na-rescue. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Nagsagawa ng rescue operations kagabi. Sinisid ng technical divers ang ilog. Apat ang patay, kabilang ang isang Austrian tourist sa Bohol. 20 naman ang nakaligtas na agad ginamot at isinailalim sa debriefing. Pahirapan ang pag-ahon sa mga sasakyang nahulog. At dahil malakas ang ulan, pansamantalang itinigil ang paghahanap kagabi. Kanina, sa pagpatuloy ng search operations, 3 survivor pa ang nakita sa gilid ng ilog. Nakuha rin sa ilog ang kotse at 2 motorsiklo. Pinaghahanap pa ang 3 sasakyan. Sa investigasyon ng mga pulis, bumagsak ang tulay nang magkasalubong ang 2 truck. Tumigil po sa gitna ng bridge. So hindi siguro na kaya ng capacity load ng bridge. Sabi nga ng district engineer sa akin, dapat one-way moving traffic lang yan. So ang tanong ko nga, so ano nangyari kung one-way moving traffic lang yan, bakit may nagkaroon ng traffic dun sa bridge, no? Ano nangyari? Why were the motorists stuck? Apparently the reason that was given to me, may isang dump truck na nag-counterflow. So na nag-counterflow, naipit lahat ng mga motorista sa tulay. May narinig silang a loud sound na parang may something broke. Binuksan ang Clarin Bridge noong 1940s. Nagkaroon ito ng malawakang pagsasaayos noong dekada 70. Ayon sa website ng DPWH, napinsala ang tulay noong Bohol Quake noong 2013. 2018 naman nang simulang itayo ang bagong tulay sa tabi ng Clarin Bridge. Bubuksan na sana ito sa susunod na linggo. Ani Perez, ABS-CBN News. Binawi ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang mga naunang paratang laban kay Senador Laila De Lima kaugnay sa kaso ng ilegal na droga. Ayon sa kanyang abogado na si Raymond Palad, nagsumiti na sila ng counter affidavit sa Justice Department. Wala umanong katotohanan na nagkaroon ng anumang ugnayan sina Espinosa at De Lima ukol sa bentahan ng droga. Ginawa lamang umano ito ni Espinosa dahil sa seryosong banta sa kanyang buhay at pamilya. Dahil dito, humingi na rin ang paumanhin si Espinosa sa senador. December 2016, nang humarap si Espinosa sa mga pagdinig sa Senado bilang testigo sa sinasabing kaugnayan ni De Lima sa illegal na drug trade. Samantala, sinabi po naman ng abogado ni De Lima na patunay ang pagbawi ni Espinosa sa umano'y layon ng Administrasyong Duterte na gumawa ng pekeng ebidensya laban sa senador.
nakakulong si De Lima mula pa noong 2017. Umaasa sila na lalabas na rin ang ibang testigo sa kaso para malinis ang pangalan ni De Lima. Makakatanggap po naman ng 6 na milyong pisong kompensasyon ang mga mangingislang Pinoy na sakay ng FB Gember na binangga ng Chinese vessel noong Hunyo 2019 sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Lumubog ang barko at ilang oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang 22 mangingisda na sakay nito. Mabuti na lamang at may napadaang barko ng Vietnam na sumagip sa mga Pilipino. Kinumpirma po naman ni Justice Secretary Menardo Guevara na nagkaroon ng final settlement sa damage claims ng mga mangingisda laban sa may-ari ng Chinese vessel. Anya, tatanggapin ng may-ari ang 6 na milyong piso at paghahatian kasama ng mga crew nito. Dati nang sinabi ni Guevara na 12 milyong piso ang hinabol na kabayaran ng mga mangingisda dahil sa pinsalang dinulot, hindi lamang sa kabuhayan, kung hindi maging sa kaligtasan ng kanilang buhay. Sa ibang balita naman, patuloy na binabantayan ng Department of Health ang mga close contact ng unang kumpirmadong tinamaan ng BA.2.12 sub lineage ng Omicron variant sa bansa. Nagpapatrol, Rafael Bosano. 44 na close contacts ng unang kaso ng BA.2.12 sub lineage ng Omicron ang natuntun na ng Department of Health. 9 sa kanila nasa Quezon City, 5 sa Benguet at 30 sa mga nakasabay niya sa eroplanong papunta ng Maynila. Ang unang kaso ng BA.2.12 ay isang Finnish na babae na pumunta sa bansa noong April 2. Dumayo siya sa Quezon City at Baguio. Makaraan ang 9 na araw, nagpakita siya ng sintomas at kinabukasan nakumpirmang positibo siya sa COVID. Gumaling din ang babae at nakabalik na nga sa kanyang bansa. Ayon sa Department of Health, ilan sa mga close contact ay na-test na at kalaunay nagnegatibo. Pero ang DOH sa Cordillera, tinututukan ngayon ang mga close contact na naroon. Umabot na sa 8 ang kanilang natuntun. Nakawalo tayo. Base yon sa definition talaga ng close contacts. At dito mga 8 ito, 2 dito ay na-test negative. Ang the rest, yung 6 ay asymptomatic naman. Unang na-report ang BA.2.12 sa Amerika at tinuturong dahilan ng muling pagdami ng kaso sa ilang lugar. This is 2.5 times more transmissible than the original Omicron variant. And that what they have said would be that it has not been, it has not shown that it is more severe. It produces more severe infections compared to the Omicron variant. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque, walang magbabago sa paraan ng pagtugon ng pamahalaan sa kabila ng pagkakadetect ng bagong sublineage ng Omicron. Base kasi sa kasalukuyang metrics, hindi pa naman umaabot sa puntong kailangang magtaas ng alert level. Magkaiba na rin umano ang sitwasyon ngayong 2022 kumpara noong unang bahagi ng pandemya. More than majority already got their vaccination and also exposure to the infection, both having provided protection. Mm-mm. So this is not 2020. Yeah. This is 2022. We've already 74-75% of our target population already protected. Mm. But of course, the booster is really why we are pushing for it because of the waning immunity over time. Pero para sa isang infectious disease specialist, hindi pa rin dapat ipagwalang bahala ang sitwasyon. Pag sinasabing mabahala ba tayo, yes, we have. Because of one, there are a lot of these super spreader event like the election campaign. No? Mm-hmm. And at the same time, yung booster uptake natin na medyo mababa. So these are the two main reasons, no? And of course, pag sinasabi natin mga ganitong klaseng panahon, marami na rin ang nagbaba ng mga face mask. Sa huli, ang pagkakadetect ng BA.2.12 sa bansa ay patunay na nariyan pa rin ang virus at hindi pa tapos ang pandemya. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
Hinihikayat ng mga doktor ang publiko na magpaturok ng bakuna laban sa ordinaryong trangkaso o flu. Pero nilinaw ng mga eksperto na hindi ito pamalit sa COVID vaccine o booster shot ngayong may banta ng pagsipa ng mga kaso. Nagpapatrol, Alvin El Chico. May cancer si Christine, fully vaccinated at boosted na siya pero pinayuhan ng doktor na magpaturok din ng flu vaccine. Nasa lagpas 800 pesos ang flu vaccine sa butikang ito pero may senior citizen at PWD discount naman kaya may bawas ang bayad ni Christine. 607 na lang siya. From 850, tapos nagamit ko yung PWD discount ko, so naging 607 na lang siya. Sulit. Wala pang gaanong pila dahil ngayong araw lang nagsimula ang kanilang flu vaccination. Ang customer care specialist namang si Gemma na wala pang 30, walang kakabakabang magpaturok ng flu vaccine dahil mas sulit daw ito kesa magkasakit. Kasi imagine mo yun, kung magkakasakit ka, hindi mo alam kung doble o triple pa yung gagastusin mo dun sa sakit na marireceive mo. Ang senior citizen na si Aling Minerva, disidido na ring magpa-flu vaccine bukas kasama ang mister. Hindi naman nakakatakot talaga. Kailangan natin gawin yun eh, di ba? Para hindi lang sa sarili natin, para sa iba rin. Para hindi masyadong kumalat. Hinihikayat ng mga doktor ang lahat na taunang magpa-flu vaccine, pero hindi ito dapat pamalit ng booster shot ng COVID vaccine. Dahil magkaibang virus naman ang COVID at ordinaryong trangkaso. Ibig sabihin, hindi masamang naturukan ka ng first dose, second dose at booster shot ng COVID vaccine at magpaturok din ng flu vaccine. Lalong-lalo na kung may mga pre-existing medical condition. Kasi nga, pag kayo ay nagkaroon ng flu, which is very common, no? Every year, no? Pwede ka magkaroon ng flu. Madalas, doon sa mga may pre-existing condition, no? Nagkakaroon sila ng mas mabigat na pakiramdam. So yung iba, inaatake ng hika, inaatake ng chronic obstructive pulmonary disease nila. Yung iba, pumapalya ang puso. Paliwanag naman ng isa pang doktor, yearly ang flu vaccine dahil gaya ng COVID virus, nag-iiba-iba rin ang strain o bagong anyo ang flu virus. Kasi every year, nagbabago yung strain ng virus, no? So yun din yung dahilan kung bakit kailangan every year updated yung protection natin against flu. So kung iba yung strain na ngayon, so it will not protect you from the strain next year. So next year, kailangan mo ng panibagong vaccination. Kahit medyo matagal pa ang tag-ulan, year-round o halos buong taon namang tumatama ang trangkaso, kaya mas maigi umanong may panangga na flu vaccine. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Iginiit po ng Commission on Elections, matutuloy ang halalan kahit pa may banta ng COVID-19 surge. Yan at iba pang balita sa paghahanda sa May 9 elections sa pagpapatrol ni RG Cruz. Aminado ang COMELEC, posibleng maging super spreader event ng COVID-19 ang darating na halalan sa Mayo 9. Kahapon nagpirmahan ng COMELEC at iba't ibang ahensya para anila gawing COVID-proof ang botohan, kasama sa plano ang pagkakaroon ng medical help desks sa mga polling centers. So kasi ang data shows na after elections, merong high probability na magkaroon ng spike tayo kasi sa elections ay super spreader events, sabi nila. Paniniguro rin ng COMELEC hindi ipatitigil ang halalan kahit pa may posibleng COVID surge. I don't think we can postpone an elections. We have already prepared for any eventualities. We have the supplies ready. We have already trained all our election workers. Sabi nga nila, kahit anong mangyari, we will have an elections. Papayagan naman ng COMELEC ang mga kasama ng may kapansanan, lalo na yung hirap makasulat sa balota na bumoto sa emergency accessible polling place. Mahigit 11 milyong botante ang may tuturing na kasama sa mga vulnerable sector gaya ng PWD at senior citizens. Companions of persons with physical disability and restricted mobility manifesting the following: quadriplegia and motor restrictions such as tremors, weaknesses or spasticity, which restricts the effective filling out of forms and ballots,
are now allowed to vote in the emergency accessible polling places. Kasi dati, talagang yung PWD lang ang ina-allow natin. Kanina nagpirmahan naman ang COMELEC at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng kasunduan para sa panel interview sa halip na presidential at vice presidential town hall debates. Mapapanood ito mula May 2 hanggang May 6, mula 10 a.m. hanggang 12 noon. This is also to overcome the challenge of scheduling with the candidates because we are aware that their schedules are full for the final days of the campaign. Many other networks have actually agreed to carry it. It'll get to air even in the remotest barangays. Samantala, natukoy na ng COMELEC ang mga political parties na bibigyan ng access sa transparency server ng mga resulta ng botohan. Sa kanila rin manggagaling ang matutukoy na dominant majority at dominant minority party, habang 20 media lang ang mabibigyan ng access. Sa May 7 naman itinakda ang pagsira sa mahigit kalahating milyong defective at roadshow ballots. Nirekomenda na rin ng COMELEC sa Pangulo na ideklarang special non-working holiday ang araw ng halalan. RG Cruz, ABS-CBN News. Mahigit isang linggo na lang bago ang halalan 2022. Pero handa ka na ba sa pagboto? Paano nga ba bumoto ngayon na nasa ilalim pa rin tayo ng pandemya? Alamin yan sa pagpapatrol ni Jeff Canoy. Amo. Makasaysayan ang halalan na ito. Kauna-unahan na gagawin ang pagboto sa gitna ng isang pandemic. Kaya't may mga kakaiba rin na sasalubong sa mga botante pagdating nila sa mga presinto. Ayon sa COMELEC, mahalaga na bago pa ang mismong halalan, kung may kakayanan, i-check online sa kanilang precinct finder para malaman kung saang presinto boboto. Sa mismong araw, sasalubong sa mga botante sa eskwelahan o polling place ang isang voters assistance table. Dito, bibigyan kayo ng voters information sheet at sa area na ito rin makikita ang listahan kung saan presinto boboto. Kailangan nakapila ng maayos at ayon sa COMELEC, magkakalayo ng may isang metro. Ang tanong, kailangan ba magdala ng ID? Ayon sa COMELEC, makakatulong magdala pero hindi ito required. Hindi na kailangan. So long as your names are found po doon sa listahan sa labas ng presinto, doon sa labas ng sa mismong polling place, doon sa mismong pagpasok pa lamang, at ang pangalan nyo ay nasa loob ng presinto doon sa libro na ang tawag natin doon ay EDCVL, may picture po kayo doon, may fingerprint, may pirma, ay makakaboto po kayo kahit wala kayong ipakitang valid ID. Walang dress code ang pagboto pero pinaalala ng COMELEC na magsuot ng face mask. Pagpasok sa polling place, may mag-check ng inyong temperatura. Kapag 37 degrees pataas, papatabihin muna kayo ng saglit bago subukan ulit na i-check ang inyong temperatura. Kung may mga nararamdaman po, huwag po kayong mag-alala. Sabi nga po natin, hindi natin ipagtatabuyan o pauuwiin yung mga tao may nararamdaman na maaari simptomas ng COVID-19. Pero mas maganda po, yung mismo kukuha sa inyo ng temperature para sa temperature check, kasi isa-isa pa rin po silang kukuhanan ng kanila pong temperatura, eh maganda masabi nyo na po yung mga nararamdaman dahil meron naman po tayong isolation polling precinct. Kung may nararamdaman o hindi bumababa ang temperatura, dadalhin kayo sa isolation polling precinct. May mga mag-a-assist sa inyo na nakasuot ng PPE. Uupo doon at dadalhin sa inyo ang inyong mga balota na nakalakip sa envelope. Wala po silang makikitang makina doon sa mismong isolation polling precinct na yan. Bakit po? Sapagkat ang gagawin po dyan, yung lahat ng mga balota ng mga botante natin na maaaring naka-isolate o dahil maaaring mataas ang temperatura o may simptomas ng COVID-19 ay pagpapatung-patungin po. Yan naman po ay kita lahat ng mga watchers na naandun din, ang observers na naandun din. At the end of the day, pag natapos na po yung pagboto, yan po ngayon ay tsaka dadalhin po doon sa presinto kung saan ang galing yung mismong botante. Para sa mga mapupunta sa regular na presinto, hindi ipinagbabawal na magdala ng kodigo para sa mga pangalang iboboto. Hindi rin bawal ang cellphone sa loob kung dito nakalista ang inyong mga iboboto. Pero huwag kunan ng picture ang inyong balota o mag-selfie. Punuin ang bilog sa pag-shade sa balota. Huwag lang tuldok. Tiyakin din na tama ang bilang ng inyong boto. Isa para sa president, isa para sa vice president. 12 para sa senador. Pwedeng kulang ang bilang ng iboboto, basta huwag sosobra.
ayaw nyo, hindi nyo type na iboto lahat yun, okay lang po, nakulang, pero wag naman sosobra sa 12 dahil mababaliwala ang boto nyo sa posisyon na yun lamang. Hindi po mababaliwala yung boto nyo sa buong balota kung hindi yung posisyon lamang na iyon. So wag pong sosobra kahit nakulang. Isa lang din ang boto sa party list na matatagpuan sa likod ng inyong balota. Noong 2019, marami ang hindi nakaboto sa party list dahil hindi tiningnan ang likod ng balota. Touch move ang pagboto. Ibig sabihin, walang burahan kapag na-shade mo na ang isang pangalan. Pag okay na ang boto, gamitin ang ballot secrecy folder. Lapit na sa VCM o vote counting machine. Kayo mismo ang kailangan magpasok sa makina ng inyong balota. Huwag po kayong matatakot at kahit na ano po ang kahit na yung pong ipapasok mo, yung pinaka nasa ilalim ng balota, yun ang mauna, o yung nauna yung nasa ibabaw ng balota, o kaya yung likod ang naipasok nyo, huwag po kayong mag-alala. Yan pong lahat ng yan ay papasok sa makina at mapipicturan po yan ng machine. Ngayon po, kung sakali pong biglang na-reject yung inyong balota for whatever reason, eh huwag po kayong kakabahan, huwag po kayong aalis kaagad. Bibigyan po ng 4 beses na pagkakataon para maipasok muli ang balota sa mismong makina. Kung magka-problema sa pagboto, ipa-record sa tinatawag na minutes ng presinto ang nangyari. Pwedeng idulog ang reklamo sa electoral board. Kapag nakaboto na, huwag kakalimutan ang indelible ink na siyang patunay na kayo ay nakaboto na at naging bahagi ng karapatan ng bawat Pilipino na pumili ng leader na magpapanalo sa taong bayan. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Gretchen, anong good news kay Angeline Quinto? Ate B, ang good news ay, it's a boy! Isa ng ganap na mommy si Angeline Quinto matapos isilang ang kanyang healthy baby boy kagabi. Aziel Silvio Quinto Dakina ang pangalan ng bundle of joy ni Angge at ng kanyang non-showbiz partner. Bumuhos ang pagbati ng kanilang mga kaibigan nang mag-post si Angeline sa kanyang Instagram ng Motherhood Unlocked. Eksaktong 10:22 p.m. kagabi nang ipinanganak ni Angeline si baby Silvio via cesarean section. Meron siyang bigat na 6 pounds at habang 19 inches. Congratulations sa inyong pamilya, Mommy Angge! Nagdeklara ng outbreak ang ilang bayan sa Batangas kabilang na ang Batangas City, Tingloy, San Luis at Lian dahil sa pagdami ng crown of thorns starfish sa kanilang dagat. Ang crown of thorns ay mapaminsala at pumapatay sa mga corals. Nagsagawa na ng clean up ang ilang LGU at mahigit 1 toneladang crown of thorns na ang nakuha. Hindi pa masukat ang lawak na pinsala nito sa mga corals. Kalimitang matatagpuan ang mga crown of thorns sa lalim na 20 hanggang 40 meters ng dagat, lalo na sa mga maraming corals na kanilang pagkain. Pinag-iingat din ang mga naliligo sa dagat dahil may taglay na lason ang crown of thorns. Alamin po naman natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel! Henry, ang binabantayang low pressure area ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility sa layong 360 kilometers kanluran, timog kanluran ng Puerto Princesa City. Posibleng makalabas ito ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Magpapatuloy ang pagkilos ng sama ng panahon pakanluran patungo po sa gitnang bahagi ng West Philippine Sea kung saan ito posibleng maging bagyo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas April 29, maulan na sa halos buong Mindanao bago pa magtanghali. Sa hapon, sa bahagi po ng Bukidnon at Lanao del Sur ang katamtaman hanggang malalakas na ulan at sa gabi sa Soccsaygen at sa southern part ng Maguindanao ang malalakas na buhos. Kapamilya, manatili pong handa sa banta ng mga pagbaha at landslides. Maulan na rin sa Visayas bago pa or sa umaga. May mga katamtaman pong pag-ulan sa bahagi ng Eastern Samar, silangang bahagi ng Leyte at Southern Leyte, Bohol at ilang parte ng Cebu at Negros Oriental. Magpapatuloy ang pag-ulan sa bandang hapon pero sa gabi sa Central at Western Visayas na lamang may mga mahihinang pag-ulan. Sa Palawan, sa hilagang bahagi po may aasahang pag-ulan sa umaga, samantalang kalat-kalat na mahihinang ulan naman ang aasahan sa ibang bahagi ng probinsya pagsapit ng gabi.
Sa Luzon, mababa ang tsansa ng ulan mula umaga hanggang tanghali. Pero maalinsangan pa rin sa malaking bahagi dahil aabot sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Kabanatuan, Tuguegarao, Lawag at Dagupan City, 41 degrees Celsius naman sa Batangas City at 40 degrees Celsius sa iba Zambales. Pag lumubog ang araw, may mahihinang ulan sa bahagi po ng Pangasinan at ilang lugar ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. At sa gabi sa may Oriental Mindoro pa, may mahihinang pag-ulan. Dito po sa Metro Manila, bukas Biyernes, mainit at maalinsangan ang panahon. Aabot hanggang 42 degrees Celsius ang damang init sa tanghali. Medyo mababa ang tsansa ng pag-ulan buong araw. Samantala, isang panibagong low pressure area ang posibleng mabuo sa karagatan silangan Puyan ng Mindanao sa araw ng Sabado. Halos hindi ito kikilos sa bahaging ito ng karagatan ngayong weekend hanggang pagpasok ng susunod na linggo at babantayan natin ang potensyal na sama ng panahon na ito para makapaghanda po ang ating mga kapamilya. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Pinagkaguluhan si Mayor Isko Moreno Dumagoso sa muli niyang pagbisita sa Bacolod City Hall. Samantala, tinawanan lamang ng alkalde ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay sa pagbebenta ng Divisoria Market. Nagpapatrol, George Carino. Mula sa pagbaba ng sasakyan, 20 hakbang lang sana ang lalakarin pero dahil sa dami ng taong sumalubong, inabot ng halos 20 minuto si Mayor Isko Moreno Dumagoso para marating ang pwesto kung saan siya sinalubong ni Mayor Bing Leonardia ng Bacolod. I'm really overwhelmed. The group is overwhelmed that everywhere we go, nakakatas. Kanina yung isang pinuntahan namin, nako Diyos ko, yung mga senior citizen, matutuwa ka talaga. Talagang, George, with all honesty, yung silent majority, mararamdaman mo talaga. Pero habang nandito sa Bacolod, may press conference namang ginanap sa Quezon City. Mga grupong nagpahayag ng suporta kay Mayor Isko. Tinanong ko kung may kapareho siyang karanasan ng tumakbo siyang mayor na may mga grupo na naglabas ng suporta sa huling araw ng kampanya. Oh, George. Noong 2019, one week before the election, may survey, pangatlo ko. One week before ng mayoralty election, pangatlo ako. Lumabas sa eleksyon, 51% ang nakuha kong mandat. Super majority. Talagang ma-overwhelm ka. Na simple, 50+1. So matutuwa ka talaga na tahimik lang pala ang tao talaga. Pilipinas! Pero ang hindi na nahimik ang isyu ng pagbenta ng Manila City Government sa Divisoria Market. Na ikwento kanina kay Mayor ang pinakahuling balita na inihabla na siya sa ombudsman dahil sa transaksyon ng City Government. Tinawanan lang ni Mayor ang balita. Hindi nila matutulungan yung mga taga-Manila. And I wish them good luck. Matatanda na sila. Alam na nila ang tama at mali. Katatapos lang na Semana Santa. Ano sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya itinuloy na lang ni Mayor ang kanyang ginagawa sa halip bigyan pansin ng mga kalaban sa Maynila na pumupuna sa kanyang ginawa. Mula dito sa Negros, babalik sa Luzon si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Northern Luzon at Calabarzon ang sunod na target ng kanyang kampanya. George Carino, ABS-CBN News, Bacolod City. Bumalik si Vice President Lenny Robredo sa Quezon Province kung saan sinabi ng ilang or inihayag ng ilang magsasaka at mangingisda ang kanilang suporta. Tiniyak din ni VP Lenny, hindi naapektuhan ang kanyang relasyon sa Baguio City matapos ang heckling incident sa anak niyang si Jillian. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Sa ilalim ng mga nyugan sa Katanawan, Quezon, humarap si Vice President Lenny Robredo sa kanyang mga supporters mula sa Bondoc Peninsula. Pagtataas ng kamay mula sa ordinaryong manggagawa at endorsement mula sa alkalde ng Katanawan ang tinanggap ni VP Lenny. Manindigan tayo mga taga Bondoc Peninsula, mga taga rito sa bayan ng Katanawan. Sana po, wag po kayong maniwala do sa mga survey.
Ang sinusurvey lang po noon ay 2,400 na tao. Samantalang tayo po ay 60 million na botante sa buong Pilipinas. Pangulo ng... Naglahat ng hinaing ang isang grupo ng mangingisda sabay pahayag ng suporta kay VP Lenny. Na magtayo po ng mga beach ang hanay ng mga kakayanan. Yung pong salvage zone na sinasabi natin ay nawawala na. Ano po? Kaya ito po ang isang naiging problema nating mga mangingisda. Naging head si chair ako ng ilang buwan, yun po sana yung inaasikaso natin. Yung pabahay para sa mga mangingisda. Kaya ang pangako ko po sa inyo, pag ako po naging pangulo, isa yon sa ating mga magiging priority. Mataas din ang pag-asa kay VP Lenny ng grupo ng magniyog na ito na pumunta sa rally. Gusto po namin mabuksan ang kukulete pan para po sa aming pamilya at sa aming pong mga anak. Mababa po ang presyo ng niyog, kaya gusto po namin maipataas at para po ang aming niyog ay maging masagana at saka lumaki po yung aming kita. Ikinalungkot naman ni VP Lenny ang nangyaring heckling incident sa anak niyang si Jillian nitong nakaraang Martes sa Baguio City. Yun lang naman sa market, nagkaroon ng ganon na heckling, pero the rest okay naman. So hindi naman niya naapektuhan yung lakad. Yung assurance ko lang sa mga kasamahan natin doon, lalo yung volunteers kasi sila yung nag-apologize, absolutely no need to apologize. Samantala, dumating na sa Metro Manila ang sumilaw farmers na naglakad mula Bukidnon para mangampanya para sa Team Lenny Kiko. Sinalubong sila ng pamilya ni Senador Kiko Pangilinan na nangakong patuloy na bibigyang prioridad ang kapakanan ng mga magsasaka. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa ating sumilaw farmers, sa ating San Simon farmers, sa pakisama. Makakaasa kayo na tayo po ilalaban po natin ito ng hanggang sa makuha na ang kinakailangang karapatan at pagkilala sa inyong sakripiso. Sa senatorial lineup ng Team Lenny Kiko, hindi pa tiyak kung papalitan si Senador Mig Zubiri matapos itong ilaglag sa listahan ng guest candidates dahil nag-endorso ng ibang kandidato. At ayon kay VP Lenny, hahayaan niya ang kanyang team na magdesisyon kung kukumpletuhin pa ang kanyang senatorial ticket. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Kinumpirma ng kampo ni dating Senator Bongbong Marcos na hindi siya sasali sa panel interviews na inorganisa ng COMELEC at KBP. Bagamat ipinarating ang pasasalamat sa komisyon, sinabi ng spokesperson ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na sa halip ay pupuntahan na lang daw ni Marcos ang mga supporters at dadalo ito sa mga political event ng grupo. Naging tensyonado ang pagkikita ng mga taga-suporta ng tambalang Marcos Duterte at Robredo Pangilinan sa isang mall sa Makati City. Pareho kasing nagpakita ng pasensya o presensya at lakas ang supporters ng mamasyal sa mall. Nagsama-sama ang mga nakapula. Nagsanib-puwersa rin ang mga nakakulay rosas nang magsalubong sila sa lower ground floor ng mall. Nagpalakasan ng chant ang dalawang grupo ng Lenny at BBM. Kapansin-pansin naman ang dumami ang presensya ng mga security guards sa loob ng mall para iwasang lumala ang tensyon. Kasi one time, we went to a coffee shop and they said, "Ay, ma'am, I'm so happy you're here." Kasi sabi nila yung mga BBM daw hindi kaya Sabi namin, ano? There was a call from the other side that they will be here. But knowing that Lenny Bar is an everyday thing here in Rockwell, we know their objective of coming over. So the Kakampings are also present to give support on me and Lenny Bar. Nire-respeto ng PDP laban kung si Wing ang pasya ni Congressman Rodante Marcoleta na iatras ang kanyang kandidatura sa pagka-senador. Ito'y bagamat kinalulungkot ng partido ang desisyon ni Marcoleta at malaking kawalan umano ito para sa kanyang mga taga-suporta.
Nagpasalamat naman ang kampo ni Presidential Candidate Bongbong Marcos kay Marcoleta sa pagsuporta nito sa mga kandidato ng UNI Team. Kinumpirma kahapon ng COMELEC ang pag-withdraw ni Marcoleta ng kanyang kandidatura. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, ikukonsider ng stray ang lahat ng boto kay Marcoleta. Nagpasya umano si Marcoleta na umatras sa laban dahil sa mababa niyang pwesto sa mga survey. Nangako si Presidential Candidate Senador Ping Lacson na madadagdagan pa ang 4Ps o yung ayuda sa mahirap kung mahalal na Pangulo. Nangampanya si Lacson at Senate President Tito Soto sa Kamanaba. Nagpapatrol, Willard Chen. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulo Ping Lacson! Nakipagpulong sa mga botante ng Malabon, Navotas, Caloocan at Valenzuela, sina Senador Ping Lacson, Senate President Tito Soto at Senatorial Candidate Mingita Padilla. Pangako nila ang maayos na pagpapatupad ng mga batas para matiyak na napapakinabangan ito ng taong bayan. Sino ang gusto ng libreng maintenance medicines? Taas ang kamay! Pwedeng mangyari yan. Gagawin natin yan. Kasi meron na tayong universal healthcare na batas, pero hindi pa napapatupad ng lubos. Ang ibig sabihin ng bukas ay pagkakataon. Pagkakataon na natin to, mapatino ang Pilipinas! Mabuhay! Nangako si Lacson na itutuloy, palalawigin at dadagdagan pa ang ayuda na binibigay sa mga mahihirap sa ilalim ng 4Ps. Ang tawag sa 4Ps, Pantawid Pang Pamilya Program. Alam nyo, pangalan pa lamang, medyo parang walang pag-asa. Makatawid lang kumain ng 3 beses isang araw, nakatawid na. Gagawin po natin ito, Pang-ahon Pang Pamilya Program. Dadagdagan natin, nasa ganon, merong extra para makaahon yung pamilya mula sa pantawid lamang, kundi para maging self-sustaining, self-supporting. Ilang araw bago maghalalan, hindi nababahala si Lacson kung mga katunggaliman ang iniendorso ng mga politiko. Napakarami po natin, mga silent supporters, ang sabi nila, magugulat sila pagdating ng Mayo 9. Nandyan kami, pagpunta namin sa polling booth, magugulat at magulat sila ang lalabas sa aming balota, Lacson Soto. Lalahok si Soto sa COMELEC panel interview sa May 4 via Zoom habang hahanapan pa ito ng schedule ni Lacson. Willard Cheng, ABS-CBN News. Sa Southern Leyte naman, nag-ikot si Senator Manny Pacquiao. Dagsarin ang kanyang mga taga-suporta sa kanyang grand rally sa Tacloban City. Nagpapatrol, Robert Mano. Lord, without you, we are nothing. Sa pamamagitan ng dasal sinimula ni Prof. the Standard Bearer, Senator Manny Pacquiao ang kanyang kampanya sa Southern Leyte. Unang pinuntahan ang pagtitipon ng mga pastor sa Dulag Leyte. Dito muli niyang hiniling ang suporta ng kanyang mga kapwa Kristiyano. Sunod naman niyang binisita ang mga pamilya na nasa evacuation center sa bayan ng Abuyog na biktima ng nagdaang bagyo. Sabi ni Pacquiao, gusto man niyang tulungan ang mga pamilya, tali ang kanyang mga kamay dahil sa election code. Tinitiis ko na lang yung sarili ko na gusto kong tumulong kasi sa puso ko talaga, pag may mga mahihirap, talaga tumutulong ako. Umikot din si Pacquiao sa mga bayan ng Hinundayan, Anahawan at San Juan. Kagabi, pinasok din niya ang baluarte ni dating Senador Bongbong Marcos. Mula San Juanico Bridge, nag-motorcade si Pacquiao sa downtown Tacloban. Dagsa ang mga residente, ang iba naghihiyawan at kumakaway sa kanya. Ang mga nakakasalubong na sasakyan bumubusina. Ang iba naman, humihinto pa para kumaway at kumuha ng larawan. Sa RTR Plaza sa downtown Tacloban, nagsagawa ng grand rally. Tila boksingero na sasabak sa laban ang pagpasok niya sa venue. Alam niyo yung sa Tacloban na ako rin namang ha, amazing na hindi naman tayo nagtawag, hindi tayo naghakot. Lahat sila voluntary pumunta doon para mapakinggan yung kalumpati natin, programa natin. At siguro naalala nila nung panahon ng Yolanda,
sinamahan ko pa sila matulog sa tent. Samantala, binag-iisipan na ni Pacquiao kung ilalaglag na rin niya sa kanyang senatorial slate si Senator Mick Zubiri. Ako kasi pangit kasi sa part ko na mag-proclaim ka ng isang kandidato na presidential. Tapos i-endorse mo, parang pangit na. Pero hindi ko pa rin siya kalimutan kasi nandiyan naman siya. Sa larangan ng boxing, nakilala at sumikat si Senator Manny Pacquiao. Pero ibang-iba niya ang kanyang laban ngayon. Kaya ang hiling niya sa mga Filipino, bigyan siya ng pagkakataon na maging fans din ni Pacquiao pagdating naman sa public service. Robert Mano, ABS-CBN News, San Juan, Southern Leyte. Naglatag po ng plano ang ilang presidential candidates kung paano tutugunan ang hamon ng Sustainable Development Goals ng United Nations na may limang haligi, ang people, planet, peace, prosperity at partnerships. Ayon kay Ernesto Abella, gagawin niyang mega industry ang agrikultura para matuldukan ang kagutuman at mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng mayayaman at mahihirap. We will focus government resources and government, and it will be government policy that we will focus on agriculture as a mega industry. At sa pamamagitan niyan, we will be able to address at least two things. Number one, ma-address natin yung hunger, ma-address natin yung lack of food, ma-address natin yung food insecurity. At pangalawa, ay may enlarge natin ng rural income from the rural areas by providing jobs and opportunities, even MSME opportunities. Para naman kay Faisal Mangundato, isusulong niya ang federalismo para sabay-sabay na masolusyunan ang problema ng mga rehiyon. Lahat po ng ating problema sa ating gobyerno ay hindi po matugunan ng ating sistema sa kasalukuyan po. Yun po ang nangyayari dito sa lumang kaayusan at sistema. Marami po problema patungkol sa poverty na hindi ito ma-address. Dito po sa bagong sistema na sinasabi na magkakaroon tayo ng transition, kaya itong bagong sistema at kaayusan, lahat po ito ay ma-address po. Pautang naman para sa maliliit na negosyo ang prioridad ni Norberto Gonzalez at Dr. Jose Montemayor Jr. para umunlad ang mga tao at ekonomiya. We need immediately to satisfy the immediate needs of the people, no? Like providing them not only ayuda yung binibigyan, that is not sufficient, but also yung soft loans, ano, discount windows sa mga MSMEs. Ano? I want to address the capital requirement of our small businesses by opening a fund. Wala nang masyadong requirement. Let's operate on the basis of trust. At kung para wag naman kayong magduda na may mangyayari doon sa capital na baka hindi bayaran, it will be guaranteed by our government. Nagpatalbuga na mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa preliminary swimsuit at evening gown competition kagabi. Silipin ang mga eksena sa pagpapatrol ni Diane Castillejo. Opening number pa lang, sigawan na ang live audience sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2022. Uminit ang preliminary swimsuit competition, suot ang two-piece design ni Albert Andrada. Kabilang sa mga humataw ang mga pambato ng Albay, Baguio, Bohol, Cebu Province, Cebu City, Laguna, Las Piñas, Pasay, Pangasinan,
Palawan, Makati, at Taguig. Pagdating sa evening gown, ibinida ng candidates ang disenyo ng iba't ibang Filipino designers. Pasok sa mga agaw pansing gowns ang mahabang look ng Laguna. Maraming ikot ng Iloilo, Cebu Province, at white gown ni Pasay. Lumabas na frontrunner ng preliminary si Michelle D. ng Makati na unang nagmarka bilang titleist ang 2019 Miss World Philippines. I didn't expect to win 6 awards. Oh my gosh, I have nothing but gratitude in my heart. But overall, I'm very proud of my performance. You know, that's all we can do is just try our best. Tig dalawang special awards naman ang inuwi ni na Katrina Llegado ng Taguig, Pauline Amelinks ng Bohol, at Celeste Cortesi ng Pasay. Nag-uwi rin ng special awards sina Ivy Lou Borbon ng Pangasinan at Angelica Lopez ng Palawan. Kahit pagod, labis ang saya ng 32 kandidata. I was super pressured, but the moment I stepped on the stage, I was able to carry myself well. So I'm very, very much happy right now. And I was able to, you know, get one of the awards as well for tonight. So I'm beyond grateful. It made such a difference, actually. Even though the last few days have been so hectic, yeah. I think I've had very little sleep, to be honest. The adrenaline definitely helped in seeing everyone cheer for us. Pipiliin ng judges sa preliminaries ang top 15 finalists na siyang i-anunsyo sa Coronation Night sa Sabado. Ang top 16th finalist naman ay manggagaling sa online voting. Sa mga susunod na araw, todo rehearsal ng mga candidates para sa Coronation Night sa Mall of Asia Arena. Paghahandaan rin nila ang napakahalagang question and answer portion. Diane Castillejo, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Andrew Magdias. Maraming salamat at magandang gabi.